Mga kapuso, sino ba sa atin ang hindi takot mamatay? Lalong-lalo na't may maiiwang kang pamilya. Kung padre di pamilya ka, nararapat lang ba na ikaw ang umako sa pagbuhay sa mga anak mo o katuwang mo ang asawa mo? Kung magkakahiwalay na kayo ng asawa mo, sapat na bang bigyan mo ng pera upang mabuhay ang mga anak mo para tawagin kang isang mabuting ama? Dear Papa Dudut, ako po si Elvira, 45 years old na po ako, Papa Dudut. Nagtatrabaho ako sa isang opisina at ang kapatid ko naman, si Elmer, ay bata ng 5 taon sa akin. Janitor at utility boy siya sa pinagtatrabahuhan ko. Tatlo kaming magkakapatid. Ako na lamang ang wala pang asawa. Silang dalawang lalaki ay may mga asawa pero parehong minalas sa mga babae. Si Eric, namatay ang asawa nito nang isinilang ang anak nilang si Aris. Si Elmer naman ay hiwalay sa asawa niyang si Joffe na isang private school teacher. Meron silang 3 anak na malalaki na. Dilema ni Elmer ang hindi maabutan ng pera ang mga anak niya dahil kapos din naman siya sa pera. At ang dami niyang maintenance na gamot dahil naisugod na siya dati sa ospital at nagkaroon ng mild stroke. Hindi ko na tinatanong kung bakit ayaw niyang makipagbalikan pa sa asawa niya dahil wala din naman akong nakukuhang sagot sa kanya. Ang sasabihin niya lang sa akin ay mas binibigyan niya ng importansya ang pamangkin naming si Aris, na anak ng kapatid naming si Eric. Dahil lang hindi niya magawang pag-aaruga sa tunay niyang mga anak, ay kay Aris niya nagagawa. Hindi ko masisisi na mainggit si Joffe sa pakikitungo ni Elmer kay Aris dahil nang namatay ang ina nito ay medyo pabayarin si Eric sa anak ay inako ni Elmer ang pag-aalaga sa bata. At parang tunay na ama na ang turing ni Aris kay Elmer. Siguro nga ay mas malapit din ako kay Aris dahil parang ina na rin ako sa kanya. Hindi ko naman malapitan ang mga pamangkin ko na anak ni Joffe dahil hindi magaan ang loob ni Joffe sa amin. Dala marahil sa hindi sila okay ng kapatid kong si Elmer. Pinagsasabihan ko si Elmer na kahit hiwalay na sila ni Joffe ay sana ay mag-abot din siya ng pera sa mga anak niya dahil ama nga siya. Habang lumalaki ang mga anak nito ay lumalaki na rin ang mga pangangailangan. Mukhang pagod na pagod ka, Elmer, ah. Oo nga, Ate Elvira. Daming pinagawa ng boss natin. Naglinis pa ako ng restroom kanina. Oh, tiis-tiis lang, ha? Kapag may pagkakataon, magpahinga ka. Hindi natin ikakayaman niyang sobrang trabaho, tapos maliit lang ang sweldo. Magtrabaho tayo, alinsunod sa sahod na natatanggap natin. Yung pinapapanday kasi niya, yun ang sumira sa routine ko, eh. Sana pinagawa na lang sa iba. Sana janitor ka na lang para focus ka lang doon. Mapagsamantala din talaga tong mga taong to, eh. Pang 2 tao dapat ang sahod mo ngayon. Eh, sige lang. Ang importante, may trabaho ako. At importante din na alam mo hanggang ano lang ang trabaho mo. Masyado ka nilang kinakawawa porque mababa lang ang pwesto mo. Porque janitor ka lang. Kuh, muntik talaga tong mga taong ito, oh. Eh, alam mo naman, bulakbol kasi ako noon. Kaya hindi ako nakatapos. Eto, janitor kinabagsakan ko. Ay, hayaan mo na sila, Ate Elvira. Eh si Aris, malapit na mag-high school. Sa public school na sana natin siya ipasok. Sa private school na. Para sama pa rin sila ng mga friends niya. Eh baka malungkot yung bata. Eh kaya pa ba natin? Para makapagpahinga tayo naman sa gastos. At siguraduhin ang pagpapaaral niya sa college. Sa bagay. Pero sa private pa rin natin siya ipasok, Ate. Oy siya, sige. Elmer, yung mga anak mo pala kay Joffe. Eh hindi naman nag-aaral ang mga yun. May komunikasyon na ba kayo? Malayo ang loob nila sa akin. Hindi ko naman masisi. Paano eh, wala rin akong sapat na pera para ibigay sa kanila. Pero ngayon, kahit papano, nag-aabot naman ako. Kaso tong si Joffe, minamaliit ang bigay ko, eh. Nakakainis. Nag-e-effort na nga ako. O, hayaan mo na. May pera nga lang din ako, eh. Eh ang kaso, ako nagbabayad sa renta ng bahay natin. Ilaw, tubig, internet. Dami rin bayarin. Itrabaho naman yan si Joffe. Eh, pero mas maigi sana kung
Magkatuwang kayo sa pagpapalaki sa mga bata. Nako, ayoko nang kasama si Joffe. Okay, teka. Bili muna tayo ng makakain natin mamayang gabi. Sige, ate. Dumaan muna tayo sa palengke. Elmer, pag sumikapan mong makapag-ipon, mahirap na ang buhay ngayon eh. Tapos bawasan mo yung pag-inom mo. Hindi yan makakabuti sa'yo. Ay, nako, alam ko na yan. Anong alam ka dyan? Seryoso ako, ha? Oo na. Ano nga palang sabi sa'yo kanina ng ibang tao dun sa opisina? Dapat daw tanggalin ang isa sa atin. Kasi bawal daw ang dalawang magkadugo na empleyado. Sabihin nila, inggit lang ang mga yan. Pakialam, Mira. Magkaibang department naman tayo, ha? May mga tao kasing ayaw sa akin doon, kaya nila tayo ginaganito. Hirap-hirap na nga ng buhay, gusto pa nilang kulin ang kaldero natin. Paano tayo mabubuhay kung isa sa atin ay matatanggal? Pero huwag ka mag-alala. Elmer, lalabanan ko ang mga yan. Tagal na ako sa trabaho. Tsaka ikaw rin naman. Ngayon pa ba nila naisipang tanggalin ang isa sa atin, maayos naman tayong magtrabaho? Eh, yun na nga eh. Bakit ang daming inggitera sa mundo? Janitor na ako sa lagay na to, ha? Issue pa sa kanila? Paano kaya kung nasa opisina din ako katulad mo? Malamang hindi sila magkandaugaga na gagawa ng paraan para paalisin ako. Utak talang ka talaga. Nakakainis! Bilang ate, kahit matatanda na ang mga kapatid ko, ay ako pa rin ang nag-guide sa kanila, maliban na lamang kay Eric na hanggang ngayon ay wala pa rin direksyon sa buhay. Dala marahil sa pagkamatay ng asawa niya. Dahil sa may history ng mild stroke si Elmer ay hindi ako nauubusan ng babala na baka mangyari ulit sa kanya at mas malala pa yon. Alam naman niya na wala kaming kapera-pera kung mangyari ang bagay na yon. Ano ba yan, Elmer? Grabe ang kain natin, ang taba ng karne ah. Hindi mo iniisip ang kalusugan mo. Ako, naka-soft drinks ka pa, oh. Iba, ang dami mong perang pampu-ospital, ha? Ate naman? Anong ate naman? Mag-ingat ka na nga sa mga kinakain mo. Babalik at babalik yung mga bangungot ng mga kinakain mo, eh. Parang andali mong makalimot sa nangyari sa'yo noon. Hindi na yun mangyayari. Uy, paano ka nakasiguro? Ate, ngayon lang naman to. Ngayon, tapos bukas kakain ulit. Tapos sasabihin mo na naman na ngayon lang. Eh parang araw-araw na yan ah. Ay, pagbigyan mo na. Namiss ko lang kumain ito. O eh, nabayaran mo na ba yung mga insurance mo? Hindi pa. O siya, ako na magbabayad. Bigay mo na lang sa akin ng pera para mahulog ko na. O sige. Ate, kain ka na. Uy, nabalitaan mo ba? Ang ano? Ay, tinanggal na ako. Ano? Eh, mabuti't kaibigan ko yung nagtatrabaho sa isang opisina at hiring sila ngayon. Eh, tinanggap ko na. O ikaw, umayos ka sa trabaho mo, ha? Huwag kang magpapaapi sa kanila. Hindi porke janitor ka eh, para ka na nilang alila. Ang sama talaga ng ugali ng mga ka-department mo. Eh, kasi yung boss namin na walang alam, naiinggit sa akin dahil mas alam ko pa ang trabaho niya kaysa sa kanya. Wala naman akong balak na maging boss. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Ang hirap ng regularization. Kahit matagal na ako, wala akong magawa kasi nga hindi ako regular. Gusto talaga siguro nila akong makitang naghihirap eh. Eh, sorry na lang sila. Kaya ko ang sarili ko at marami akong makukuhang trabaho. Kapag ikaw ang tinanggal nila, ako! Magwawala talaga ako. O ay, teka. Hindi ka pa rin nakikipag-usap sa mga anak mo? Binigyan ko sila ng pera ng sweldo ko. Alam mo, kailangan mong ayusin yung pagiging ama mo sa kanila, ha? Mahirap na magkaroon sila ng sama ng loob sa'yo. Ramdam ko nga na may sama sila ng loob sa akin eh. Eh, gumagawa naman ako ng paraan, ate. Aba, abay dapat lang naman. Ang ayaw ko lang talaga eh, ang asawa ko eh. Ano pa talagang nangyari sa inyong dalawa, ha? Ay, nako, wag mo nang alamin. Basta, ang hirap niyang kasama. Naalala ko noon, inaway niya ako. Oo nga, naalala ko rin. Konsentidora daw akong ate. Eh, saan ba ako kakampi? Sa kanya? Eh, hindi naman kita kinukonsinti eh. Pinagsasabihan nga kitang umayos. Ito rin kasing asawa mo kapag gusto niya. Yun na talaga eh.
ayaw niya makinig sa ibang tao. Oh, tama ba ako? Oo, ate. Gusto niya kasi noon na sa mga magulang niya kami tumira. Sabi ko sa kanya na kahit sa maliit na bahay, basta't magkasama kami, na kami lang, okay na sa akin. Eh gusto niya talaga na doon kami tumira sa magulang niya eh, kasamang iba niyang kapatid. Eh ayaw ko naman noon. Marami siyang demands na hindi ko kayang ibigay. Alam naman niya na hindi ako mayaman. Wala akong trabaho noon. Kaya nga sabi ko sa inyo noon na mag-aral talaga kayo. Ayan, gusto niyong pumunta sa gera na walang armas? O edi talo ka! Kinakainisan ko kay Elmer Papa Dudut ay siya ang laging nasusunod sa mga gusto niya, lalo na sa mga bawal na pagkain sa kanya. Naisip ko rin na hirap siyang pakibagayan Papa Dudut ang asawa nito, kaya hindi sila magkasundot na uwi nga sa hiwalayan. Ang nais ko lang naman sana ay maayos niya ang relasyon niya sa kanyang mga anak. Dahil habang lumalaki ang bata ay dapat ginagabayan ito ng isang ama, at hindi lang naman pera ang kailangan ng bata sa ama nila, kundi ang kalinga at pagmamahal ng isang ama. Lumipat ako ng ibang opisina na patatrabahuhan ko, Papa Dudut, habang si Elmer naman ay naiwan sa dati kong pinagtatrabahuhan. Alam kong mabigat sa loob niya sa ginawa ng mga kasamahan ko sa akin, pero wala siyang magawa dahil hamak na janitor lang naman daw siya. Isang umaga habang nagkatrabaho ako ay may tumawag sa akin. Dati kong katrabaho. Isinugod na pala sa ospital ang kapatid ko dahil bigla lang daw itong natumba habang naglilinis. Pinuntahan ko ang kapatid ko sa ospital kasama ang pamangkin kong si Aris. Hindi namin nakakausap si Elmer Papa Dudut. Malubha ang kanyang kalagayan. At ang sabi ng doktor ay ooperahan daw dahil may namuong dugo sa ulo niya. Tito Elmer. Ay, huwag ka mag-alala. Gagaling ang tito mo. Ayoko pong mawala si tito, tita. Huwag kang magsalita ng ganyan, Aris. Makaka-recover ang tito mo. Kaya niya yan. Sandali lang ha. At tawagan ko lang ang asawa ng tito mo. Nakuha ko na yung number eh. Ipapaalam ko lang sa kanya yung nangyari sa tito mo. Sige po, tita. Hello? Sino po sila? Jofe, si Elvira ito. Ah, ate, napatawag ka. Ano, si Elmer kasi. Nandito siya sa ospital. Bakit po? Ano po nangyari sa kanya? Inatake. Nabagok yung ulo. Ooperahan daw ang sabi ng doktor eh. Eh hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Jofe, pwede ka bang pumunta dito? Kalimutan mo na kung ano man yung alitan ninyong dalawa. Kailangan ka ng kapatid ko ngayon. Sige na naman. Ate. Nagmamakaawa na ako sa'yo. Baka naman kasi, baka bawiin na rin kasi siya eh. Hindi ko alam. Malala na ang lagay niya. Sige po. Pupunta ako. Anong ospital? I-text ko sa'yo yung address ha. Salamat, Jofe. Alam mo, naisipan ko na ngang tanggalin na lang yung tubong nakalagay sa kanya. Kasi kung magtagal pa kami rito, hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng pera. Nakautang lang ako ng 150,000 sa kaibigan ko eh. Eh mabuti, pinagamit niya sa akin yung ano, yung credit card niya. Laki na ng bill. Baka aabot na ng milyon. Hinihingi ko nga ang opinion mo dahil ikaw yung asawa. Hindi ko alam, ate. Dito ka na muna, ha? Kailangan ko na kasama, eh. Sige po. Alam kong malaki ang pagkukulang sa'yo ni Elmer. Eh, sana eh, mapatawad mo siya. Sana gumaling na siya. O kung bawiin man siya, sana hindi na siya pahirapan pa ng ganito kasi talagang nahihirapan na rin ako sa pere, sa oras. Kasi naghahanap buhay din naman ako.
Ang mahirap pa nito eh. Yung mga kamag-anak namin nasa probinsya lahat. Wala magbabantay sa kanya dito. Papupuntahin ko yung mga anak ko. Kailangan ko kayo sa mga oras na ito. Hindi ko to kaya. Aris, halika. Ito na po yung binili kong pananghalian natin. Ang laki na ni Aris. Oo nga. Ito po yung sa inyo, Tita Joffe. Ito rin yung sa inyo, Tita Elvira. Salamat. Ano na po ang sabi ng doktor? Huwag ka na munang mag-isip ng kung ano-ano, ha, Aris? Sana gumaling na si Tito Elmer. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay gusto kong euthanasia na lamang ang kapatid ko dahil ang hirap makitang nahihirapan siya. At ayokong tumagal ang paghihirap niya. At Papa Dudut, habang nadadagdagan ang araw ng pananatili namin sa ospital ay mas lalong lumalaki ang gastos namin. Hindi ko na alam kung saan pa ako kukuha o hihiram ng pera. Walang-wala na po talaga kami. Pinabantayan ko muna kay Joffe at Aris ang kapatid ko at lumabas ako para bumili ng gamot sa butikang nagbebenta ng mas mababang presyo. Pero nang bumalik na ako sa ospital, ay ang sumalubong sa akin ay si Aris na iyak ng iyak. Ayon sa kanya, binawian na raw ng buhay ang Tito Elmer niya. Ipapakremate ko siya. Okay lang ba sa'yo? Okay lang naman po. Gusto kong iuwi yung mga abo niya sa probinsya. Sige po. Joffe, sana wala ka ng sama ng loob sa kapatid ko, ha? At sana makapag-communicate na rin tayo at ang mga anak mo. Gusto kong mapalapit sa mga naiwan ni Elmer. Alam kong malaki ang pagkukulang ng kapatid ko sa inyo. Sige po. Alam niyo naman ang number ko, pwede niyo akong tawagan. Kumustahin. Sasabihan ko rin ang mga anak ko para makuha nilang number mo. Salamat, Joffe, ha? Walang anuman. Eh, siya nga pala. Aasikasuhin ko yung insurance ng asawa mo. Eh, pinakuha ko kasi siya eh. Siguro ito na yung panahon na makakatulong na siya sa mga anak niya. Malaki-laki rin ang makukuha niyang insurance. Totoo po ba? Oo. Meron din siyang burial insurance na matatanggap. Eh, pinakuha ko kasi siya noon. Pinilit ko siya kasi hindi naman natin talaga alam ang panahon. Eh, buti pumayag. At eto nga. Mabuti naman kung ganun. Pwede ko na mapaaral ang mga anak niya. Tama. Mapag-aaral mo na ang mga anak mo. Salamat po. Sa chapel ang lamay niya. Aayusin ko yung mga padasal. Eh, Joffe, habang hindi pa naaayos ang lahat ng ito eh, pwede bang samahan mo muna ako? Sige po, sasamahan po kita. Sinabihan ko na ang mga anak ko na puntahan tayo mamaya para magkasama-sama tayo. Sige, maraming salamat, ha. Ngayong patay na ang kapatid ko at may insurance siyang iniwan sa pamilya niya.
ay siguro naman ay hindi na magtatanim pa ng sama ng loob ang asawa at mga anak niya, Papa Dudut. Hindi nabigyan dati ni Elmer ang pamilya niya dahil nga maliit lamang ang kinikita niya. Pero ngayon, matutustusan na niya ang pang-araw-araw ng pamilya niya. Nakakatuwang isipin na kung kailan pa naging patay ang kapatid ko ay saka siya bumubuhay sa kanyang pamilya. Iba na ang bahay, Papa Dudut, dahil wala na si Elmer. Ang sabi ni Ari sa akin ay sobrang namimiss daw niya ang tito niya dahil eto nga ang nag-alaga sa kanya simula nang sanggol pa siya at parang anak na nga ang turing sa kanya ng tito niya. Ang abo ni Elmer ay inuwi namin sa bahay. Pumunta ako ng simbahan para sa maas ng ikasyam simula nang namatay si Elmer. Pero laking inis ko nang tumawag sa akin si Jofe at ang tungkol sa insurance na makukuha niya ang kanyang tinatanong. Hello, Jofe. Katatapos lang ng misa. Ate, pwede bang mahingi yung tinex ko sa'yo para maiprocess ko na yung mga requirements para makuha na namin yung insurance? Alam mo naman, gusto na mag-aral ng panganay ni Elmer. Ay, ibibigay ko sa'yo mamaya. Hahanapin ko pa. Sige po. I-text nyo lang sa'kin kapag nahanap nyo na ha. Mga magkano nga po yung insurance ni Elmer? Ako eh, hindi ko kabisado kung magkano yun eh. Alam nyo naman, kailangan po namin ng pera. Oy, sige. Salamat po. Okay, sige. Bye-bye. Ay, naku. Nakakainis. Bakit po, tita? Bye. Tita, okay lang po ba kayo? Ay, naku. Wala talagang kapaki-pakiramdam yung babae na yan. Namatayan na nga tayo. 9 days pa lang ngayon. Insurance na yung inaalala. Hindi man lang niya naisip na ika 9 days pa lang ng asawa niya. Nakakainis talaga. Nakakagalit. Buwisi talaga ako sa kanya. Tita, hayaan niyo na po. Ay nako, sana ikaw na lang ang inilagay kong beneficiary ng Tito Elmer mo. Eh, sila naman po ang pamilya ni Tito. Ay nako, mas nababagay na ikaw ang iwanan ng insurance ng Tito mo eh. Mga mukhang perang yon. Ako na nga ang gumastos para sa ospital. Nagkanda utang ako ng 150,000. Tapos ngayon, ito lang itetext at itatawag niya yung tungkol lang sa insurance. Napaka... Naku! Napakakapal ng mukha! Aanhin niya daw. May pagpapaaral dun sa mga anak nila. Baka po kailangan na. Ay naku, ang layo pa ng June. Ang sabihin niya, mukha talaga siyang pera. Baka nga itong ikinagagalit ng tito mo sa kanya eh, kaya hindi sila nagsama. Tita, wag na po kayong magalit. Naiiyak na po ako. Ay nako, sana man lang. Pinalipas niya yung 40 days. Naiintindihan ko naman na kailangan natin ng pera. Eh, sino pang hindi? Diba, lahat naman tayo nangangailangan. Eh, pero sana ilagay naman sa lugar ang lahat. Hindi sa panahong ito. Parang naisip ko tuloy na hindi na lang ibigay sa kanila eh. Itago ko na lang kaya ito para wala silang makuha ni isang kusing sa insurance ng Tito Elmer mo. Huwag na po kayong gumaya sa kanila, tita. Hayaan na po ninyo. Sana mga anak ng Tito Elmer mo eh hindi nagmana dun sa asawa niya mukhang pera. Multuhin sana siya ni Elmer. Ang kapal-kapal talaga. Tinawagan lang ako para sa insurance. Tita, ang puso niyo. Ay nako, salamat Aris at nandito ka sa tabi ko. Ako, kung wala akong kasama, mababaliw na siguro ako. Sobrang inis talaga ako, Papa Dudut. Hindi ko na alam kung magkakaroon pa ako ng amor sa kanila. Para kasing walang respeto si Jofe sa kapatid ko. Tamang may pagkukulang ang kapatid ko para sa pinansyal na aspeto sa pamilya niya, lalong-lalo na sa mga anak niya, pero hindi naman siguro tamang kaka 9 days pa lamang kaya ang insurance na ang gustong kunin ni Jofe. Hindi ako nag-reply sa kanya, Papa Dudut. Dahil hindi ako natuwa sa kanya. Matapos ang 3 araw ay pinuntahan na niya talaga ako sa bahay para lamang sa insurance ng kapatid ko.
ID ni Elmer at saka yung mga certificate. Ipaprocess ko na yung insurance niya, pati yung perang matatanggap sa burial. Joffe naman, masyado ka namang atat na atat sa pera. Hindi ba pwedeng pagkatapos na ng 40 days ni Elmer, tsaka mo gagalawin yung insurance na yon? Pera naman yun ang asawa ko eh. Eh pera lang ba talaga nagpapapanatag dyan sa loob mo? Bihira ka naman, nagdadalamhati pa kami. Hindi ko naman yung kukunin sa'yo. Wala akong sinabing kukunin mo. Ang sa akin lang, gusto ko nang kunin ang para sa amin. Kakaiba ka talaga eh, no? Alam mo bang ang laki-laki ng ginastos ko para sa pagpapa-ospital sa kanya? Nagkadautang pa ako ng 150,000 sa kaibigan ko. Eh sana man lang ay maisip mo yon. Kahit kaunti, no? Nasasaktan pa kami sa pagkawala niya. Sobrang wala ka talagang pakiramdam. Ang concern mo lang ay yung perang makukuha mo. Eh hindi ba wala namang pakialam si Elmer sa amin? Ano? Pinabayaan na lang kami. Hoy! Hindi totoo yan! Totoo yun! Nagbibigay ang kapatid ko kahit na maliit. Pero pinapahiya mo lang siya dahil nga maliit lang ang naibibigay niya. Alam mo naman na mahirap lang si Elmer. Janitor lang ang asawa mo. Hindi tulad mo na nakapagtapos. May matinong trabaho. Pinilit ni Elmer na gampanan ang responsibilidad niya sa inyo. Pero hindi niya kaya ang hinihingi mo. Hindi niya kaya pero dyan sa pamangkin niya bigay na bigay. Oy, huwag mong isali si Aris dito ha. Hindi ba si Elmer ang nagpalaki niyan? Buti pa ang batang yun, inaalagaan ni Elmer pero mga anak niya sa akin hindi. Eh nilayuan mo siya eh. Dapat, yung pera makukuha ko dun sa burial na yon, dun ko kukunin yung pambayad ko dun sa inutang ko dun sa kaibigan ko. Bakit sa burial mo kukunin? Amin to! Ay, wala ka talagang puso, ano? Wala rin akong magandang buhay nung nagsasama pa kami ng kapatid mo. Kaya bayad utang niyo to sa akin, sa amin ang mga anak niya. Napakagahaman mo naman pagdating sa pera. Practical lang ako. Wala na siya. May insurance siyang naiwan. Siyempre, kami ang pamilya niya. Kukunin ko yung nararapat sa amin. Nawawalan na ako ng respeto sa'yo. Hindi ba ang sabi mo, ayaw mo sa kanya dahil mahirap lang siya? Nagpakasal ka pa sa kanya tapos sobra mo naman siyang nilalait? Sinabi sa akin ni Eric ang totoo. Naiinis ka sa kapatid ko dahil wala siyang pera. Gusto mong humanap na lang ng ibang lalaki na kaya kang buhayin sa kung anumang gusto mong luho. Pera lang ang gusto mo. Chismoso din yung kapatid mong ama niyang Aris na yan. Oy, sandali ha. Para matapos ang lahat ng ito, sige, kukunin ko na ang lahat ng gusto mong makuha. Sana nga, si Aris na lang ang inilagay ng kapatid ko bilang benefactor niya. Ha? Talagang yun ang gusto mo ha? Sige, ibibigay kong lahat sa iyo to. Tita Joffe, magandang hapon po. Oh, Aris, huwag kang lumapit dyan sa mukhang pera na yan. Oh, ayan! Isaksak mo yan sa baga mo! Lahat-lahat yan! Mabubuhay na kayo ng patay! Umalis ka sa pamamahay ko, Joffe! Umalis ka na at baka kung ano pang magawa ko sa'yo! Aalis na talaga ako. Ibibigay naman palang dami pang satsat. Oh, sige. Diyan na kayo magtsahin. Oh, talagang napakawalang puso! Tita... Mas lalong sumasakit ang pagkawala ng tito mo sa ginagawa ng babaeng yun. Napaka makasarili. Hindi ko naman kukuri sa kanya yung pere. Sana nga talagang multuhin yun ang tito mo. Tita, namimiss ko na si Tito Elmer. Huwag kang mag-alala. Nandito naman ako at ang tatay Eric mo eh. Pinagsabihan ko na yung tatay mo na dito na tumira. Para may kasama tayong lalaki dito sa bahay. Ibinigay ko kay Joffe ang lahat ng mga papeles na kailangan niya para makuha ang insurance, Papa Dudut. Sana po ay masaya na siya sa naibigay na pera ng kapatid ko sa kanya. At sana ay naging mapayapa ang pagpanaw ng kapatid ko sa kabila ng ganitong nangyari sa amin ni Joffe. Kakaiba talaga siyang babae. May tao talagang pera lang ang habol. Gusto ko na sanang maging malapit ako sa mga anak ni Elmer sa kanya, pero parang ayaw ko na. Tama na siguro ang insurance na natanggap nila, Papa Dudut. Tahimik na siguro ang kapatid kong namatay dahil nabubuhay na niya ang mga anak niya.
Nais ko lang pong sabihin na hindi magandang iwan ang mga anak at alam kong mali ang nagawa ng kapatid ko na humiwalay sa mga anak niya. Pero dala siguro sa hindi na niya kayang pakisamahan si Jofe. Nagsumikap naman ang kapatid ko, Papa Dudut, na puna ng pagkukulang niya. Kaya siguro doon niya naibuhos kay Aris ang pagmamahal na dapat sanay sa mga anak niya. Dahil sa hadlang sa kanyang pagiging ama, ang kawalan ng maayos na trabahong bumubuhay ayon sa pangangailangan ni Jofe. Ang inyong kapuso't kabarangay, Elvira.